magbibigay tayo ng ating reaction video ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2022. Sobrang nasayahan ako sa nakita ko. Sulit din yung hindi ko pagpunta doon sa Miss Grand. Sobrang naibigay ng Miss Universe Philippines yung expectation ng mga tao, yung malaking stage na hinihingi natin, sobrang haba ng runway nila, at nakita naman natin na yung mga lighting nila ay winner na winner ngayon. Talagang iba ang ipinakita ng Miss Universe Philippines, sobrang tagal natin itong hinintay yung ganitong moment, at eto na, naibigay nila sa atin ng bonggang-bongga. Sobrang naloka lang ako doon sa sobrang late nila dahil 1 hour tayo naghintay, sobrang tagal. At in fairness naman, syempre sa YouTube na nakakapanood tayong lahat, at saka syempre sa TFC at saka sa i1TV, sobrang nakatutok talaga yung ating mga mata sa kanilang live streaming na libre natin napapanood. And congratulations at thank you so much Miss Universe Philippines Organization. Doon naman sa tatlong hosts nila, syempre ang gaganda, Miss Universe caliber talaga yung dating. At saka yung kanilang production number, I love the production number, yung pa Victoria's Secret, yung sounds, yung music, okay lang para sa akin. Nakita din natin yung mga accessories ng mga girl, okay na okay sa akin yon. Parang ginaya nila ang Miss Thailand nung nakaraan taon. Pero syempre, this is a Miss Universe, okay na okay ako sa ibinigay nilang tema, okay na okay ako doon sa inilabas nila. In fairness naman sa Miss Universe Organization, mabuhay kayo. And then, hindi lang tatlong Miss Universe na nando doon, kasi nandiyan dyan din si Miss Margie Moran, o diba? So, yon. So, sa akin top 16, medyo kinabahan ako kasi yung announcement ng top 16 ay talaga naman nakakaloka. Sa 16 na aking prediction, 4 ang mali ko, 12 ang tama ko. So medyo nasopresa lang ako dito kay Miss Aklan, nasopresa din ako kay Miss Laguna, nasopresa din ako dito kay Miss Ilocos Sur, but kay Nueva Vizcaya, syempre siya yung nanalo sa Lazada, automatic makakapasok siya sa loob. At syempre, sino ba yung mga pumasok sa akin? Si Miss Albay, winner na winner, Baguio, Bohol, Cebu City, Cebu Province, Iloilo City, Iloilo Province, Makati, Misamis Oriental, Pasay, Taguig, at Palawan. Kay Palawan, sobrang happy ako kasi ina-expect nung iba na hindi makakapasok to si Palawan sa semifinals, but I'm so happy kasi nakapasok nga si Palawan dito sa finalist ng Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin talaga yung ganda ni Palawan ay pasok na pasok sa banga yung kanyang performance na ipinakita sa Miss Universe. At nanalong Miss National Costume, syempre na-expect natin itong si Miss Iloilo. Kaya lang, syempre, isa din sa maganda talagang national costume na nakita natin dito ay kay Miss Albay, yung kanyang papana. So, pinaghirapan niya yon, and congratulations, that is the competition. Hindi naman natin pwede sabihin na kung ano yung gusto natin, yun ang mananalo. May mananalo at mananalo, nag-guess lang naman tayo. So, congratulations kay Albay. But nalungkot ako, wala si Bulacan, pero hindi ako magtataka kasi nung preliminary, medyo nadulas siya, at saka syempre, hindi niya natanggal yung malong niya, diba? So, hindi ko alam kung bakit, but si sayang kasi sa magaling sana. At nang hinayang din ako, syempre, kay Miss Lucena. Alam naman natin si Miss Lucena, ang ganda-ganda ng opening show, diba? So, ina-expect ko na makakapasok siya sa semifinals, pero wala siya, hindi siya napigyan ng pagkakataon na makapasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines 2022. At ito talaga, so medyo nagulat din ako kay Miss Victoria City. Kasi kung titignan mo naman si Victoria City talaga, yung caliber, yung ang ganda-ganda ng itsura niya. Pero wala siya, so okay lang yon. Better luck next time, mali mo sumali siya sa ibang pageant. At saka, ito talaga, maraming nagulat, sa lahat nagulat. Kasi si Davao del Norte, alam naman natin na magaling ang kanyang communication skills, alam naman natin yung ganda, pero wala siya dito sa semifinals. Ako ang napansin ko kung bakit nalaglag itong si Davao del Norte kasi yung evening gown niya, it's yellow-green. Medyo mahirap talaga yung ilaban pagdating sa evening gown competition. Kailangan talaga mag-stunning ka kapag suot mo ay yellow-green. Saka bihira ginagamit ang color yellow-green sa isang event, diba? So medyo parang doon siguro siya tumagilid kasi yung Q&A naman niya okay naman. So masasabi natin na hindi talaga basta-basta lang sa Q&A. Kailangan talaga
total package. At minsan nakikita ko din kay Davao del Norte, hindi consistent yung kanyang beauty. So, dapat yon yung styling niya, kailangan ma-consistent niya para tuloy-tuloy yung laban niya. Ayun, nakakalungkot, nalungkot talaga, na broken heart ako sa kanya. Pero, pwede naman siya sumali sa Miss World, di ba? Sa susunod na competition, malay mo, sa susunod na taon, pwede siya pumunta sa Miss World kasi maganda ang kanyang communication skills, laban lang. At ayun, grabe, grabe, si Akla, nakakasopresa, si Lagunan, oh my God, lucky girl talaga. Pero kasi hindi rin natin masabi kasi mamaya iba yung ipinapakita niya sa loob ng competition, iba yung nakikita natin, baka hindi lang natin nakatutukan. Siya yung masasabi kong dark horse dito sa nakapasok sa finalist na Miss Universe. Maraming nagulat din sa hindi pagpasok ni Pangasinan. Ako from the beginning pa lang medyo parang nakitaan ko na ay naku, mukhang maliligwak talaga itong si Pangasinan. At saka sino pa ba yung mga kandidata na parang ina-expect natin na dapat na nandirito? So, hindi ko maalala, guys. Ayun, basta nanghinayang ako kay Lucena, kay Davao del Norte. Sila talaga yung parang nakaka-broken heart kasi sobrang galing. Lalo-lalo na si Bulacan, magaling din to sa communication skills. So, ganun, wala tayong magagawa. This is a competition. Pagdating naman sa swimsuit competition, sobrang grabe yung kanilang rampahan ay talagang ibinigay ng mga girls yung caliber na hinihingi natin. At makikita mo naman doon talaga nag-stunning si Miss Tagig na, oh my gosh, nakakaloka. And then, of course, si Pasay, si Celeste, oh, nakakabaliw yung kanyang ganda. At saka si Michelle D. Ando doon din si Cebu City na sobrang sexy. Si Misamis Oriental na, ay nako, nawindang ako. So, pero ang nanalong best swimsuit is si Pasay. Nagulat ako kasi diba, ang best in swimsuit doon sa challenge ay si Miss Katrina Ligado. Pero dito, tinalo siya ni Pasay. So, ibig sabihin, iba talaga magtrabaho si Pasay. But, nakakagulat. Nakakagulat yung mga pangyayari. So, tignan natin kung sasanayon talaga ang lahat. But, sobrang surprising yung competition na to para sa akin. So, yun! So, tignan pa natin sa ibang aspeto, styling ng mga girls, winner. Sobrang nakakatuwa ang Miss Universe Philippines 2022. Pagdating naman sa evening gown, so, yes, grabe, pasabog talaga yung mga girls pagdating naman sa evening gown. Oh my God, naloka ako. Nasupresa talaga ako sa mga kandidata. Yung alam mo yung talagang masasabi natin, bardugalan ang naganap. Oh my gosh, sobrang ganda ng gown ni na si Bu Province, Lou Dominic, sa yellow gown niya. Paglabas niya pa lang talagang masasabi ko, oh my God, reyna ng reyna itong si Lou Dominic. Nawindang ako ng bonggang bongga. At syempre nawindang din ako kay Cebu City. Sobrang ganda, nag-uumapaw yung ganda. At syempre hindi din nagpakabog ng bonggang bongga si Miss Tagig. Si Miss Tagig, ay nako, gustong gusto ko yung gown niya. Grabe talaga yung transition niya. Grabe yung kanyang orahan. Bigay na bigay, ayaw talagang magpakabog. At syempre, hindi rin nagpahuli dito si Miss Pasay. Si Miss Pasay na, ay my God, naloka ako. Nawindang ako ng bonggang-bongga. Pero kudos din kay Miss Iloilo Province, in fairness sa kanya. Gusto ko yung styling niya, gusto ko yung makeup niya, bumagay lahat sa kanya. Ulto mo yung paglalakad niya, ayoko lang yung shoes niya, yung color red sa baba. Nawindang lang ako doon. Pero perfect, lahat from itaas hanggang sa gown, winner. So yun, so ganun lang naman talaga dapat ang gawin dito ni Miss Iloilo Province. Kasi magaling siya pagdating sa communication skills. So, grabe. Miss Makati, oh my God, nawindang talaga ako. Sabi ko sana mag-wet look ito si Miss Makati. Napag-usapan namin kahapon ni Miss Pasay na si Sandra Nicole Santa Maria. Sabi ko sa kanya, ano bang magandang gawin para sa mga may iisip buhok? Simple, wet look. At grabe, nakita mo talaga si Makati na pam-Miss Universe. Pero syempre si Pasay hindi pa rin nagpapakabog. So, kung nakakuha itong si Pasay ng Best in Swimsuit, naghati sila dito ni Miss Makati naman ang nakakuha ng Best in Evening Gown. At saka evening gown naman ni Makati, talaga namang hindi mo matatawaran sa ganda ng cut, sa transition na ginawa niya. Ay! Naloka ako. But,
ang tanong dito, sino ba ang magla-last to standing? Sino ba ang mananalong Miss Universe Philippines between Pasay at Makati? Mukhang silang dalawa ang naglalaban. Pero sa top 10, medyo nakakaloka kasi aabangan natin kung sino ang papasok na top 10 dito sa Miss Universe Philippines for 2022. At yan yung aabangan natin maya-maya lang. So yun nga guys, top 10 na. Oh my gosh, ito yung listahan ko ng top 10. Syempre yung mga tinawag, oh my god, pasok sila lahat yung top 10 ko na sinulat ko. Talaga namang pumasok ako. But si Lauren 7 lang yung tumawa sa kanya. So pumasok syempre sa listahan ko si Cebu Province. Andyan dyan din si Cebu City. Andyan din si Makati, si Taguig. At saka si Iloilo Province, si Pasay, si Albay, si Bohol, si Misamis Oriental. At saka syempre si Baguio. Ayan guys, ang listahan ko. Sobrang natawa ako. Naloka ako, ang galing ko talaga mag-predict sa top 10. Nandoon pa rin yung akin top 5 finalists. Oh my god, I'm so excited. And then, ito na nga, Q&A na. Nagbigay ng statement ang mga kandidata. Oh my god, Michelle D, talagang ano, palaban sa competition na to. At talagang ibibigay niya yung best niya. Oh my god, talagang medyo mahirap-hirap kasi masyadong maraming magaling dito pagdating sa communication skills, medyo nakakakabagger. Ayun, so tinatanong na sila isa-isa. Tingnan natin. Oh my god, ninenervyos ako para sa mga girls. Si Pasay talagang, ay nako, pagdating doon sa evening gown, medyo naloka talaga ako sa bakbakan ng evening gown ng mga girls. Yung alam mo yun talagang hindi magpapalusot ang mga front runner. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sobrang saya ng feeling kasi parang, ba't lima lang ang kukunin? Ba't maya-maya pa lang ay malalaman na natin kung sino ang top 5 dito? But yung top 5 ko, syempre, hindi pa rin mawawala. Ito pa rin siya. At syempre yung aking, ang aking top 10, naloka ako. Diyos ko Lord, thank you. Talaga ang galing lang nung labanan. Sobrang na-excite ako. Kaya nagtatalon ako sa tuwa. But syempre mahirap to kasi talaga neck to neck ang labanan. Lalo na nakapasok na yung mga magagaling pagdating sa communication skills. Kaya hindi mo rin sila talaga palalagpasin. Kaya guys, naniniwala akong masisira ang ating top 5 talaga dahil nakapasok yung mga magagaling. Si Baguio lumalaban hanggang sa dulo, diba? So yon. But syempre titingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa Q&A nila, kung sino ba talaga ang bubuo ng top 5. But nandiyan pa rin syempre si Misamis Oriental, si Cebu City, nandiyan pa rin syempre yung mga matitindi katulad ni Iloilo Province. At saka syempre si Bohol. Oh my god, I'm so excited. But malalaman pa natin yan maya-maya. So yun guys, grabe ang pinakitang gilas ng mga kandidata dito sa top 10 finalists ng Miss Universe Philippines for 2022. Grabe yung kanilang communication skills. But sino-sino ba ang nakapasok dito sa top 5 natin? Syempre, pumasok dito sa listahan ko, syempre, Makati, Taguig, Pasay, Bohol, at Cebu City. But ang original na pumasok ay Misamis Oriental, Bohol, Pasay, Taguig, Makati. So ang akin ay apat, isa lang ang natanggal. But anyway, so naniniwala naman ako na deserve naman ni Misamis Oriental na makapasok dito sa top 5 ng Miss Universe Philippines. So pagdating dito sa top 5 na to, grabe, antindi nila pagdating sa Q&A. Lahat ay talaga namang magagaling. Gustong-gusto ko yung sagot ni Miss Pasay kasi yung ano, nakaka-relate ako doon. Yung kapag binigyan ka ng pagkakataon na pahintuin ng isang oras, ano ang gagawin mo? Sobrang nakaka-relate ako sa sagot niya. At kahit naman ako, kung bibigyan ako ng pagkakataon na tumigil uli ang oras at bumalik sa oras noon, I think yung time ng last day ng mama ko na parang wag na siyang mawala sa mundo, pagtitigilin ko na lang yung oras na magkasama kami, di ba? And then of course doon naman kay Miss Makati, gusto ko rin yung sagot niya, yung fears niya na sumali uli sa isang pageant dahil hindi niya alam kung mananalo siya o hindi. And then kay Miss Bohol naman yung pag-iisa bashing, so medyo nakaka-relate din ako doon. So lahat naman sila ay talaga naman magagaling. Sayang si Miss Taguig, magaling din naman talaga siya sumagot. Kaya lang medyo mabagal lang siya mag-explain. Inabutan na siya ng oras. At si Miss Samis Oriental, confident talaga siya sumagot. But
saludo naman ako, salute naman ako doon sa limang nakapasok dito sa top 5 finalists. Sinabi ko na sa inyo guys eh, kapag nakapasok tong apat na to, talagang hindi sila magpapabaya, makakarating talaga sila sa top 5. Sinabi ko naman sa inyo guys, pag papasok tong apat na tong si Makati, si Pasay, si Bo, si Taguig at saka si Bohol, hindi yan papayag na mawala sa top 5 at hindi sila papayag na magpalusot ng top 5. Tingnan nyo guys, kaya sila nakarating sa top 5 kasi ginalingan talaga nila doon sa dulo na sa simula pala ng laban sa swimsuit competition nila, and then pagdating nila sa evening gown ay talaga naman tinodo at binuhos na nila yung galing nila. So, yon. So, eto na nga, ang second runner-up ay si Miss Taguig. So, ako para sa akin talaga expected ko na ganyan ang magiging position niya or kung ano man tataas lang konti. But, ayun, si Miss Taguig ang naging second runner-up. Kasi naman, ano, yung question kasi medyo nahirapan talaga siyang i-explain ng ano. But, ang importante, nakalusot pa rin siya sa top 5. And then, for first runner-up naman, itong si Miss Samis Oriental, di ba? And then, si Bohol naman ang Miss Charity. At si Miss Tourism naman, si Miss Makati. Actually, medyo kinabahan ako doon. Medyo nalungkot ako sa part ng kay Pasay at saka kay Makati nung last two standing nila, nung tinawag ng si Pasay. Kasi, si Makati kasi nandoon yung parang closer na siya sa pangarap niya eh. But, naiintindihan ko, mahirap yon kasi parang, ayan na ako, konting-konti na lang eh, di ba? So, ganun talaga. Destiny to ni Pasay. And then, natutuwa ako na si Pasay ang naging Miss Universe Philippines for 2022. At, I think si Michelle Di tinanggap niya ng buong-buo. 100%. At ito naman si Pasay, deserve niyang manalo kasi pinagtrabahuhan niya talaga from the beginning, hindi talaga siya nagpabaya hanggang sa dulo ng laban at ayan na nga, nakarating na siya. At nakita naman natin na talagang ginawa naman niya yung lahat na makakaya niya. Kung tatanungin mo ko kung kamusta naman si Pasay at may laban ba siya sa Miss Universe, of course, yes, yan yung abangan natin. Team Pasay na tayo ngayon. And then si Michelle D naman, siguro in someday, baka may plano sa kanya ang Diyos ng bonggang-bongga, di ba? So yon, ang importante nakita natin kung paano tanggapin ni Michelle D yung pagkatalo niya dito sa Miss Universe. And I think hindi daw siya talo kasi kasama siya sa top 5 pa din, di ba? So yon, so I'm so happy and I'm so proud sa mga kandidata na lumaban dito sa Miss Universe Philippines. At kung titignan naman ninyo, grabe talaga yung bardugala nila. Grabe yung Miss Universe Philippines na to sa buong production na nangyari. Saludo ako kasi ibinigay naman ng 100% ng Miss Universe organization yung hinahanap natin. At kudos naman sa kanila. Purihin naman natin sila na talagang the best pageant pa rin sila ngayon taon na to. At nakita naman natin, ginawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya sa organization na bumubuo ng Miss Universe Philippines. Maraming maraming salamat po sa mga girls na lumahok dito. Maraming maraming salamat. Ang bongga ng ating mga host na talaga naman bongga ang ginawa nila dito sa Miss Universe Philippines. And then of course, sa mundo ng pageantry, maging happy tayo at magdiwang tayo kasi meron na tayong bagong Miss Universe, di ba? So yon, tuloy-tuloy lang yung laban, tuloy-tuloy lang ang buhay. And then next pageant naman ay Binibining Pilipinas at Miss World Philippines. So yun guys, tuloy-tuloy lang. So maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakakasubscribe. Don't forget to click like and subscribe my channel. And then sa inyong lahat guys, maraming maraming salamat to. Doon sa Miss Universe Philippines, satisfied naman ako sa panonood ko dito sa Miss Universe Philippines 2022. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa huli natin chikahan. Paalam!